Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. So it's me again, Angela V. And for my today's video, ay gagawin ko ng review itong color tint from Colorette. So tatlong kulay siya, ayan. Tinay ko na rin sila personally para mas maayos yung review na mabibigay ko sa inyo. So yon, old packaging pa rin yung nabili ko kasi yun din naman yung point kung bakit gusto ko yung Colorette. Kasi gusto ko yung packaging nila, yung naka-bottle na gano'n, tapos parang nail polish lang. Mas gusto ko yung gano'n na packaging nila compared dun sa parang normal lip tint na parang may bilog or yung ball na ewan ko na tawag doon, parang hindi ata matapon, pero so far wala pa naman akong Colorette na natatapon, so isa-swatch ko rin to and yung ginagamit ko talaga and yung favorite ko isi-share ko din sa inyo. So ayan, mag-start na tayo. So sobrang puti ng mukha ko. Ewan ko pang ilang araw na natin sa quarantine to. Kamusta naman kayo dyan, guys, no? Kumusta naman yung quarantine nyo dyan? So, yun. Magsimula na tayo. Mag-start tayo dito. Ito, galing to sa Fresh Collection. Itong dalawa. Itong Poppy and itong Bella. So, try natin itong Bella. Yung gusto ko sana ng Bella is yung Brie ba yun? Kaso, may binigay sa akin na ito, itong Bella. Medyo malapit naman daw to sa Brie. So, why not? Try ko na lang din daw. Pwede yung swatch. Yung Bella. So, pag in-blend naman natin yung Bella. Done. Tapos next is, yung isa pang galing sa Fresh Collection nila ay ng color tint, ay yung Poppy. Grabe, sobrang init guys. Kaya di ko pwedeng tanggalin tong electric pa na nakatapat sa akin. Summer na summer, pero nasa bahay lang tayo. Di tayo makapaglabas-labas ng pag-swimming. So, eto. Ito yung Poppy. Poppy. Tapos yung next is yung ito yung nabili ko galing sa medyo gamit na gamit ko nga to lately kasi sobrang lit. Ganda talaga and no wonder kung bakit maraming nag-rave sa Zola. Itong Zola ay ito yung nasa collection nila ng matte. So alam nyo naman yung labi ko sobrang dry nito pero ito yung pinaka nagustuhan ko talaga sa Colorette. Yan. Zola, guys. So, kung natanungin nyo ako kung maganda ba naman yung Colorette and yung presyo nila. Actually, yung price nila, compared dun sa mga normal na binibili ko talaga, medyo mahal siya. Kasi 250 yung ganitong type ng ng packaging. Kasi yung packaging nila na bago, which is yung parang normal na nga lang na, may nagtutok to. Normal na nga lang na lip tint, yung ganon, yung may applicator na ibabasta yung parang ganon na lang. Nagpapost ako siguro ng picture dyan. And, yun, 250 yun. Tapos, kapag bumili ka ng bagong packaging, I think nasa 300 plus na sila. So, mas bet ko to. Kasi di naman sila natatapon for me, ha. Ewan ko kung paano nila nagagamit yun. Yung iba kasi natatapon daw. Sa akin, di naman so far. So, ayun. Tapos, na-try naman natin yung pinaka-favorite kong Zola at kung bakit siya favorite. Sa packaging, syempre 100% yung ibibigay ko dito kung bibigyan ko siya ng rate. Yan. Ito lang naman yung Zola. Ang cute kasi ng packaging nila, oh. Ang vonga-vonga, tea. Ang vonga-vonga, Lalagay ko lang ito, tapos papakita ko sa inyo. So, yung labi ko naman po, sobrang dry na. So, hindi ko alam kung mapapakita ko sa inyo yung pinakamagandang labi ko ngayon. Kasi minsan nagka-crack talaga siya pag nilalagyan ko ng Colorette product. Sana makisama ang labi ko. And magpo-post din ako, ay maglalagay din ako ng picture dyan na ginamit ko yung Zola. Maraming nagsasabi na ang ganda-ganda daw ng Zola. Hindi ako naniniwala at first kasi parang lip tint siya tapos feeling ko ang mahal niya. Since kasi local brand siya, so next pa kapag sinabi local brand is mura. Pero local brand is the best pala talaga kasi yung local brand, parang hindi naman tinatakal, parang nakukonsider nila yung climate natin and yung balat talaga ng mga Pilipinas. So, wala tayong nagiging problema madalas kapag local brands. So, to support local brands po. And, yun, hindi ko naman pa sinasabing na pangit yung ibang brands or yung brand na galing sa ibang bansa. Pero, syempre, yung mga local brands natin, yun yung talaga matatag natin sa reeling atin. Ayan. Kasi, kaya ko siya nagustuhan. Kasi parang yung Zola,
ano siya, my lips but better gunner ng Pegnizola. Maganda siya and nagka-compliment siya dun sa balat ko. And yun Zola nga pala, nilalagay ko din siya minsan sa lids ko. So, ayan, hindi ko siya ginagawa dito. Wala lang, hindi ko siya feel kasi may oil to na minsan feeling ko. Nas nagiging oil, nag-oil up ako and oily yung face ko. So, tatry natin to Zola's lids. Ayan. Hindi lang pantay yung pagkakalagay ko, pero okay na siguro yan. Kaya hindi ko madalas lalagay ito sa lids kasi lalo na sa cheeks, hindi talaga ako marunong magpantay sis. So, pero ang ganda kasi ng lapat niya pagdating sa lids. Kailangan mo lang talagang galingan ang pagpapantay sa kanya sa lids kasi pag di mo ginalingan, girl, tutuyo siya ng ganyan. Di ba? Hindi siya pantay. Mas dark to. Subukan ko lang lagyan. And pag pinagsisihan ko to, tama na. Ayan guys, okay na naman na siguro yan. Di talaga ako marunong mag-makeup pero mas prefer ko kung paano yung pagre-review and kung paano siya lalapat. Depende na lang po sa galing nyo yun. Pero, mas prefer ko siya sa labi talaga. And pagdating naman sa lids, maganda siya lumapat. Nasa sa inyo na lang kung paano nyo siya i-adjust. And may times talaga na hindi ko talaga siya mapantay and may times naman talaga sobrang ganda ng lapat niya, sobrang ganda ng pagkaka-blend ko sa kanya. Kaya equally siya. Tapos may times din na hindi ko talaga siya ma-blend. Hindi ko siya nilalagay dito kasi kinakain din siya ng pores ko. And another thing is, di nga kasi ako marunong magpantay sa lids. Wala, paano pa kaya dito? Di ba? Di ko kaya yung gawin siyang eyeshadow. Dito pa kaya. Kaya ayoko lumabas na parang may sinapak dito. Tapos yung isa, mangyayari kasi nung dadagdagan ko, dadagdagan yung isa. Hanggang dito tayo matapos sa kakadigdag. Paano tayo nasampal? So, ayun. Pakita ko lang sa inyo. Sis, ang init. And next is, ang gawin naman natin, tanggalin na natin to. I-try naman natin yung iba. Sobrang makapit niya. Unpigmented talaga siya, guys, no? Hindi ko po matanggal. Kailangan natin natin ng sandata ng makeup remover nito, guys. Ayun, since, guys, nagre-review na rin tayo, gusto ko na rin i-share sa inyo na nung time nga pala na nagsiswimming kami sa Laguna, kinamit ko po yung Zola sa labi ko and sa lids ko. And girl, nag-swimming na kami pero nakadikit pa rin si Zola. Kaya hindi siya basa-basa natatanggal ng chlorine o kung ano man nasa swimming pool, ihi, tubig. Hindi siya basta-basta natatanggal. Kailangan talaga ayusin mo yung paghihilamos. Pero pag naghihilamos naman, natatanggal siya kasi hindi naman ako nag-makeup remover kapag naghihilamos ako, natatanggal ako. Actually, may hindi ako masyado nagagamit. Yung Poppy kasi, hindi ko na itatry ng Poppy kasi yung Poppy, sa kapatid ko to eh. Yung kapatid ko, hindi naman siya nagli-lip tint. Ewan ko ba, ba't nagbubili siya ng lip tint? Yung Poppy, hindi ko siya itatry kasi sa kapatid ko siya. Parang i-swatch ko na lang para siya. magamit natin yung aking totoong ginagawa kapag nagme-makeup, no? Girl, kapag nagme-makeupan ako. Kanyari, ganyan yung... Kanyari, ayan po, no? And, iyon, yung Poppy. Poppy, Poppy. Tapos next, itong Bella, akin to. So, yung nanay and kapatid ko kasi, na-influensyahan ko silang gumamit ng colorette. Since yung colorette is maganda talaga. And no wonder kung bakit maraming nag-hype sa kanila, kung bakit nasa trend sila at some point. Kasi, legit naman kasi din talaga na maganda. Ano ba yung bokaw? Next is itong Bella. Actually, itong Bella, para sa akin kasi mas nagda-dry yata yung labi ko dito. Hindi ko alam dito, pero parang feeling ko lang mas nagda-dry labi ko. Feeling ko lang. Kasi yung labi ko sobrang ano niya pag nag-apply ka ng kahit ano sa labi mo kailangan sobrang galing and sobrang intense na talaga yung pagki-care mo sa kanya kasi tandaan mo kinabukasan or mamaya nagbibitak-bitak na talaga yan. Itong Bella. Maganda din naman yung Bella. Hindi ako sisisi na punili ko rin yung Bella, sis. So, yung Bella. Bella. Si Bella Padilla. Ito kasi yung Bella na to. Parang more of ano siya eh. Parang yung lip tint talaga na yung normal lip tint like yung mga VICE Cosmetics. Yung lapat niya sa labi mo, hindi siya nagmamat. Yung mga VICE Cosmetics is like normal lipstick or lip... I mean, normal lip tint sila. So, ayun. Yung parang ano, your lips but better din. Pero, mas hindi siya. Parang vibrant pa yung color niya or mas kita pa na pagkapulan niya. Ganun. Eto, hindi ko siya nilagay sa lids kasi hindi ko siya feel. Pero
In my opinion, kung naglalagay at marunong kayo maglagay sa cheeks, mas prefer ko na yung fresh yung ilagay nyo. Pero guys, yung fresh is mas madali siya compared dun sa matanggal. Mas madali itong matanggal kasi konting inom ko lang nung ginamit ko siya. Nawawala na agad siya and nag-lighten na agad siya compared dun sa ano, sa colorate na matte. Yan, matte. Yung matte kasi, sa matte kasi, hindi siya basa-basa natatanggal. Yan. And bonsa, hindi siya basa-basa natatanggal, nagsistay siya kung nilalagay mo siya sa balat. Ito kasi kapag pinapawisan ka, ang bilis niya talaga mawala. So, ayun, lalo na yung labi ko kasi, minsan yung pawis ko dito, minsan bababa siya, kaganoon siya, minsan pag pinanasan dito. Pag pinanasan mo yung dito, yung mga ditang-ditang ganad-ganad na pinagpapawisan, didikit yung lip tint. Ito, itong review na point. So, hindi po siya sponsored. So, lahat na nasasabihin ko is yun talaga yung na-experience ko and wala naman po akong balak na sirahin yung colorate. Kung may bigay man akong negative opinion or positive opinion, di ibig sabihin nun ay binibeta ko yung colorate ka nun sa inyo. Sinasabi ko lang yung pwedeng mangyari if ever nag-try ka ng colorate. And colorate for me is good brand para po sa lip tint at kung ilalagay nyo sila sa lids and sa cheeks nyo. And marami din akong makita na panood na gumagamit po ng colorate as their highlighter. Meron din kasi sila highlighter sa brand nila and sa line. And ewan ko anong line yun. Di ko alam. Basta meron silang shimmer, meron silang pang contour na same lang din na dito din nakalagay. So, ayun. Marami akong nakikita. Siguro kung gaano ka lang kagaling and gaano ka ka-creative, yun yung best time mo para din mas magamit mo yung colorate. Kasi the more na mas nagagamit mo yung colorate, the more na in love ka sa kanya. Yun talaga yung unang-una kong naramdaman, lalo na nung tinry ko yung Brie dati. Actually, yung Brie is, na-try ko lang siya, tapos sobrang naganda na ako sa Brie, tinry ko siya sa lids ko. And tinry ko rin siya sa cheeks ko, kasi yung cheeks ko kasi talaga, yung pores ko, girl, nilalamon niya. So, parang nagiging pimples na may dot-dot, na hindi malam kung allergy o ano. So, ayun. I recommend din naman na colorate for you guys. Lalo na sa mga teenagers, yun, ganun. Kasi, actually, yung ganito kaliit. Tapos, pwede mo sa lids, lips, and cheeks. Actually, ano siya eh. Kung iisipin mo, ang liit lang nito. So, kasyang-kasya siya kahit sa pencil case mo. Ilagay. Tapos, kung napaparty ka, pagkaram ng retouch, eto. Tapos, compact na lang. Compact na lang. Ganyan, oh. Diba? Yan. Hindi na masyado malaki yung space niya. Hindi siya spacious. Kung anong gusto mo isipin na baka sabihin mo, maraming space ang kailangan kapag dadal ng makeup, no? You can beautiful and glamorous, gorgeous, and kung anong gusto mong tawag dyan, kahit sobrang minimal lang nung laman nung bag mo and like yung colorate lang. Pwede na. Guys, see you on my next video.